narinig natin yung ebanghelyo na may isang babaeng makasalanan na dinala yung mga Pariseo at yung mga tao sa harap ni Jesus. Alam po ninyo, ang pakikiapid o yung pakikipagrelasyon sa isang may asawa ay isang napakalaking kasalanan para sa mga Hudyo. Mortal sin para sa mga Hudyo talaga iyon. At isa sa mga pinakamabibigat na kasalanan. Bakit? Kasi ang hatol lagi doon, kamatayan. Paano? Kamatayan sa pagbabato. Stoning by death. Death by stoning. Pero nais nilang tanungin si Jesus. Baka naman may gusto siyang baguhin sa batas ni Moises. Baka nga naman makahanap sila ng dahilan para ipapatay din si Jesus. Baka may makuha silang dahilan sa sasabihin ni Jesus para masilo nila ang Panginoon. Pero napakaganda nung sinabi ng Diyos na magandang baon natin ngayong linggo na ito. Anong sabi niya? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. At alam na natin yung kwento, walang nangahas ni isa man na bumato doon sa babae. Mga kapatid, ilang mga bagay po yung magandang tingnan natin. Ilang mga bagay na maaari nating pagnilayan. Una, hindi dapat natin makita yung kasalanan ng iba na isang pamamaraan para lalong ibaba ang dignidad ng ating kapwa. Alam po ninyo, naramdaman natin yung kahihiyan na naramdaman ng babae. Hindi madali sa kanya. Nahuli siya sa akto. Nahuli siya sa pakikiapid. Caught in the act. Hindi na siya pwedeng magkaila. Hindi na siya pwedeng magmaang-maangan. Hindi na siya pwedeng magbigay ng rason. Huling-huling. Kaya, ando na yung kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ando na yung kanyang pagtanggap sa ano yung pwedeng mangyari sa kanya. Hindi na lumaban tong babae na ito. Hindi na nagpumiglas. Nakayuko na lamang siya. At tinatanggap kung ano yung hatol sa kanya. Mga kapatid, nakalulungkot yung ganung mga sitwasyon. Nakalulungkot. Pero sa gitna ng kakasalanan at kadustahan ng ating kapwa, tayo rin ba ay nalulungkot? Tayo rin ba ay nasasaktan sa pagkakasala ng ibang tao? Minsan kasi kapag nagkakasala ang iba o may pangit na karanasan na nangyari sa kanila, imbis na malungkot, parang ikinatutuwa pa natin. Imbis na maawa at mahabag, parang nagiging dahilan pa yon para lalo nating yurakan ang pagkatao ng iba. Pangalawa, magandang makita natin yung ginawa ng Panginoon. Oho, sa gitna ng lahat ng iyon, ang sabi ni Jesus, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hindi ho masamang magtama ng kapwa natin. Hindi ho masama na ating sabihan yung ating kapwa na mali yung kanyang ginagawa. In fact, dapat nating gawin iyon. Pero minsan, sa sobrang pagtatama natin sa ating kapwa, di ba nagiging mapanghusga na tayo? At sa pagiging sobrang mapanghusga natin, nakakalimutan natin na tayo may mga kasalanan. Minsan yun yung nagiging problema. Sa sobrang pagtatama natin at pagturo sa kamalian ng ibang tao, nakakalimutan natin na tayo din may mga maling nagawa. Nakakalimutan natin na tayo din ay nagkakasala. Di ba sabi nga, sa mga pagkakataong turo tayo ng turo sa ibang tao sa kanilang mga nagawang kasalanan, hindi natin napapansin, isang daliri lamang yung itinuturo natin sa kanila at tatlong daliri ang tumuturo sa atin. Kapag itinuturo natin ang isa't isa, di ba tatlong daliri ang nakaturo sa atin? Minsan nakakalimutan natin iyon sa pagkakamali ng ibang tao at sa kanilang mga naging kasalanan.
hindi natin nakikita yung ating mga sariling kamalian. Nagiging bulag tayo sa ating mga pagkakamali. At panghuli mga kapatid, napakagandang makita ho yung napakaliit na detalye dito sa kwento. Napalaisipan lagi sa mga scholar at nag-aral ng Biblia. Ano yun? Kasi sa pagkakataon na ito, nung sinabi ni Jesus sa mga tao, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Anong ginawa ni Jesus? Imuko siya at sumulat sa lupa. Sabi ng mga scholar, kaya yung sinusulat ni Jesus sa lupa? Wala namang nakabasa. At hindi naman nasabi dito sa Ebanghelyo kung ano yung sinulat ni Jesus sa lupa. Pero habang pinagninilayan, hindi ba ganun ang Diyos sa ating mga kasalanan? Kapag tayo'y nagkasala, ang Diyos, yung ating mga kasalanan, isinusulat niya sa lupa. Isinusulat niya sa lupa kung saan alam niya madali itong mabura, madali itong mawala. Tayo kaya, kapag may nagkasala ba sa atin o nakagagawa ng mali, saan natin isinusulat? Meron ba tayong diary o talaan ng mga mali ng ating kapwa? Meron ba tayong listahan? Hindi man listahang pisikal, pero maaaring sa isip natin at sa puso natin, laging nakalista yon. Hindi na mabubura. Tatandaan ko lagi yan, ha? At hindi ko makalimutan. Paminsan may ganun pa tayo. Kaya nga kapag nag-away, sinasabi nga ng ilan na kapag nag-away daw ang mag-asawa daw nagiging sepulturero at sepulturera. Naniniwala ko ba kayo? Bakit? Kasi yung mga kamalian, 10 taon na, 20 taon nang nakararaan, ba'y maglalabasan? O di ba 20 taon nang nakararaan, nung nagkaroon ka ng babae? Sasabihin ng babae. Sasabihin naman ng lalaki, di ba 10 taon nang nakararaan, kinuha mo yung wallet ko at binawasan mo yung sweldo ko. Nagiging sepulturero at sepulturera tayo. Kung tunay tayong nakapagpapatawad ng kapwa natin, hindi tayo nagtatago ng listahan ng pagkakamali ng kapwa. Minsan inilista natin, hindi lang sa listahan. Kundi minsan kahit ibinabalandra pa natin sa ibang tao, ipinapaskil pa natin, ipinopost pa natin sa Facebook, yung kahihiyan at kasalanan ng iba. Pero si Jesus, isinulat yung kasalanan malamang ng babae sa lupa. Dahil alam niya, ang kasalanan ng iba ay nakapagdudulot dapat ng kalungkutan sa atin. Hindi kasi yan. Ang kasalanan ng iba dapat nakapagbibigay sa atin din ng kalungkutan na alam natin hindi maganda yung nangyari o ginawa. At hindi dapat nating ikatuwa o ikaligaya. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang kasalanan, hindi natin inaalala o gumagawa ng talaan o listahan. Ang tunay na Kristiyan sa pagpapatawad, kahit ang kasalanan, kinakalimutan at binibigyan ng kapwa ng bagong buhay. Kaya nga sa dulo, anong sabi ng Panginoon dun sa babae? Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Humayo ka na at huwag na muling magkasala. Humayo na tayo at huwag na muling magkasala. Yan ang palaging sinasabi ng Diyos. Hindi na tayo dapat muling magkasala. Siya na hindi humatol o humusga man lamang sa atin kahit kaunti, binibigyan tayo ng bagong pagkakataon. Kaya sana, sa tuwing lumalapit tayo sa Panginoon sa sakramento ng kumpisal, sa tuwing humihingi tayo sa Kanya ng tawad sa mga nagawa nating kasalanan, nahandun yung pagnanais natin na magbago. Nahandun yung kagustuhan natin na maging bagong mga tao, maging bagong nilalang para kay Kristo.